Binusisi ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ukol sa expiration dates ng mga face shield na binili ng pamahalaan sa Pharmaly. Ipinakita ni Health Secretary Francisco Duque III ang halimbawa ng face shield na nakuha sa Pharmaly. Ayon sa kalihim, aabot sa 3 taon ang shelf life nito. Yung pinitisil ko, that's the styrofoam. That apparently is what is subject to the shelf life because pwede maging 36, full boost. 36 months ba? Tama po ba? 36 months, hindi 6 months? Hindi, 36 months. Sabi kasi ng Senado, 6 months lang eh. Hindi ho, 36 months po. Ito, 36 months. On record po ito, we will also submit the shelf life requirement for face shield. Sa kabila nito, iniimbestigahan na rin ng Department of Health ang umano'y pinalitang expiry year ng face shield mula 2020 sa 2021 batay sa pag-amin sa Senado ng Head ng Regulatory Affairs ng Pharmaly na si Criselle Grace Mago. Yung sinuplay po ba ng Pharmaly, meron po bang nakalagay na expiry date doon? Wala naman ho yatang nakalagay, but I'm still having that investigated because of the revelations by the officer of Pharmaly. So we're checking on this. Si Mago ay hindi na makontakt ng Senado matapos ang naging pagbubunyag nito. Ayon naman sa Corporate Secretary at Treasurer ng Pharmaly na si Mohit Dargani, posibleng na-pressure ng Senado si Mago kaya nagtago. On my personal opinion, I think she's just under the pressure of what happened last week when she got pressured by the Senate. But that's just my opinion. What's the pressure? What pressure are you receiving from the Senate? I think after what she saw, that's what happened to Mr. Lincoln Ong, one of her bosses. I think that really frightened her and put her in a position to just keep saying yes. I haven't also spoken to Ms. Mago, so I don't know exactly. Inaprubahan ng House panel ang paglalabas ng subpoena para kay Mago para padaluhin sa susunod na pagdinig sa Kamara sa October 4. Ang subpoena na ipapadala kay Mago ay dadaan rin muna sa approval ng House Speaker. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.